Marshall Peak, Kabanata 2005, Heavy Earth. Ang Star Boundary ay malawak at puno ng hindi mabilang na mga danger zone. Hindi banggitin ang Star Boundary, kahit na ang Star Territory ay may ganitong uri ng natural na gravitational field. Sa ilang mga lugar, ang gravity ay ilang beses na mas mataas kaysa sa karaniwan, kadalasan ay sapat na upang mahuli ang isang tao at magdusa sa kanila ng malaking pagkawala. Gayunpaman, ang natural na gravitational field dito ay mas nakakatakot. Maging si Yang Kai, isang Third Order Origin King, ay natigil sa kinalalagyan, hindi makagalaw, kaya madaling isipin kung gaano ito kalakas. Ito ay tiyak na isang gravitational field na libu-libong beses na mas mataas kaysa sa normal. Ang mga likas na patlang ng gravitational ay napakabihirang, at ang mga kondisyon upang mabuo ang mga ito ay napakahirap din. Bagamat nakatagpunan ng isa si Yang Kai noon, madali siyang makawala dito sa pamamagitan ng bahagyang pag-ikot ng kanyang Saint Chi, ngunit narito. Unti-unting naging marangal ang mukha ni Yang Kai habang patuloy niyang itinutulak ang kanyang Saint Chi, ngunit mabagal lang siyang gumalaw. Imposibleng lumipad siya. Pagtingala, nakita ni Yang Kai ang anino ng langit sa hindi kilalang taas. Napakataas ng distansya, kung hindi siya makakalipad, imposibleng maabot ito. Tumingin muli sa paligid, bahagyang nanliit ang mga mata ni Yang Kai. Ang kanya na ito ay talagang hindi masyadong mahaba. Halos 1,000 talampakan lang ang haba nito. Gayunpaman, sa ilalim ng 1,000 talampakang kanya na ito, may mga tambak na puting buto. May mga buto ng Demonic Beast, at mayroon ding mga buto ng tao. Karamihan sa kanila ay nalaglag na at nagkalat sa lupa. Iilan lamang sa kanila ang halos hindi mapanatili ang kanilang orihinal na hugis, mayroon pang ang bangkay na tila namatay hindi pa nga nakakaraan, pati ang dugo sa malapit ay hindi pa natutuyo. Nagkalat ang mga piraso ng laman sa buong lupa, at ang mga laman loob ay tumalsik sa malayo. Ito ay isang kalunos-lunos na tanawin. Malinaw na ang taong ito ay ang cultivator mula sa Maplewood City na pumasok sa Five Colored Treasure Pagoda sa pagkakataong ito. Katulad ni Yang Kai, hindi sinasadyang nahila siya pababa habang lumilipad sa kanya na ito. Bilang resulta, nang walang tulong ni Yang Kai, ang cultivator na ito ay naging pinong pulbos. Ang taong ito ay malamang na ayaw bago siya namatay. Naisip ni Yang Kai sa kanyang sarili. Tutal, nakarating na siya sa Origin King Realm. Sinong mag-aakala na balang araw ay mahuhulog siya sa kanyang kamatayan sa isang lugar? Kung ang balita ng ganitong uri ng kamatayan ay kumalat, malamang na siya ay magiging isang katatawanan. Ngunit bakit nakakatakot ang gravity dito? Natarante si Yang Kai. Nakatagpo na siya ng maraming natural na mga patlang ng gravitational, ngunit wala sa mga ito ang maihahambing sa isang ito. Wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang Five Elements and Destructible Sword. Isang 5 kulay na liwanag ang bumalot sa kanyang katawan, at ilang sandali pa, ginamit niya ang kanyang Dragon Form Secret Technique, sa wakas ay pinahintulutan siyang gumalaw sa bilis ng isang pagong sa kanya na ito. Pagkatapos ng kalahating tasa ng tagal ng tsaa, ibinulsa ni Yang Kai ang kanyang Five Elements and Destructible Sword Tempering Art at Dragon Form Secret Technique at bumagsak sa lupa, humihingal. Ang pagpapanatili ng 2 secret technique na ito sa mahabang panahon ay nakakaubos ng maraming enerhiya niya. Gayunpaman, ang epekto ay baliwala. Ang mga pagkalugi ay higit pa sa mga natamo, kaya nagpasya siyang huwag ng mag-aksaya ng anumang lakas. Hindi naman ako makukulong sa mapahamak na lugar na ito, di ba? Malungkot na naisip si Yang Kai. Ilang sandali pa, muli siyang sumimangot, at bumungad sa mukha niya ang labis na pagtataka. Hindi tama iyon. Ang spiritual energy dito. Bigla niyang natuklasan na ang espiritual na chi ng langit at lupa sa lugar na ito ay sobrang siksik. Ito ay talagang napakasiksik. Sa Star Boundary, hindi niya alam kung gaano kay aman ang world energy sa pinakamagandang heavenly abode. Kung tutusin, matagal na siyang hindi nakapunta sa Star Boundary at hindi pa nakakapunta sa headquarters ng alinmang malaking sect. Gayunpaman, ang world energy dito ay hindi maihahambing sa punong tanggapan ng Blue Feather sect, at hindi rin ito maihahambing sa mansyon ng kuweba na kanyang inupahan sa Maplewood City. Ang kayamanan ng world energy dito ay halos lampas sa mga limitasyon ng imahinasyon ni Yang Kai. Nakaupo dito, nang hindi nagpapalibot sa kanyang secret art, ang nakapalibot na world energy ay automatikong dumadaloy sa kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang dating naubos na lakas ni Yang Kai ay naibalik sa orihinal nitong estado. Tiyak na may dahilan ang abnormal na ito. Simula nang pumasok si Yang Kai sa Five Colored Treasure Pagoda na ito, naramdaman niya na ang nakapalibot na world energy ay sobrang manipis. Kung ito ay nasa una o pangalawang layer, ito ay pareho. Biglang, may isang lugar na may ganoong kayaman na world energy. Mahirap na hindi mapansin. Bukod dito, dahil sa nakakatakot na natural na gravitational field dito. Ang lahat ng nakapalibot na world energy ay mahigpit na naakit sa isang espasyong wala pang 1 metro sa ibabaw ng lupa, na hindi man lang kumalat.
Tumikha ito ng isang palabas. Sa ibaba ng kanya na ito, sa espasyo na 3 metro sa ibabaw ng lupa, ang World Energy ay kasingsiksik ng makapal na fog, at may mga senyales pa na ito ay nagiging mga sinulit. Bago ito, si Yang Kai ay nakaranas lamang ng isang aksidente, kaya hindi niya ito gaanong pinansin, ngunit ngayon na maingat niyang pinagmamasdan ito, nagulat siya. Mayroon bang ilang uri ng kayamanan sa ilalim ng lupa? Ang kaisipang ito ay hindi mapigil ang lumitaw sa isipan ni Yang Kai. Tanging ang haka-haka na ito ang makapagpapaliwanag sa kakaiba ng lugar na ito. Kung isa sa alang-alang ang lahat ng ito, hindi napigilan ni Yang Kai na maging nasa sabik. Pinipilit ang sarili na tumayo, itinulak ni Yang Kai ang kapangyarihan sa kanyang katawan at pinalapot ang ilang dosenang golden blood thread sa kanyang kamay. Ang mga golden blood thread na ito ay nagsama-sama at unti-unting nag-transform sa isang hugis drill na bagay. Sa isang mahinang sigaw mula kay Yang Kai, ang maladrill na golden blood thread ay nagsimulang umikot at binomba ang lupa. Sa sumunod na sandali, isang malakas na ingay ang umalangungaw. Ang gintong liwanag ay umapaw. Ang ilang dosenang golden blood thread ay biglang bumagsak, inihayag ang kanilang mga orihinal na anyo, hindi na napanatili ang kanilang parang drill na hitsura. Sa isang lugar sa lupa, nagkaroon ng kislap ng apoy at mga kislap. Ilang sandali pa, nanlaki ang mga mata ni Yang Kai habang nakatitig sa isang kasing laki ng palay na hukay sa lupa at napabulalas. Napakahirap. Sa wakas ay nakumpirma niya na talagang mayroong isang kayamanan sa ilalim ng lupa. Ito ay dahil ang lupa sa lupa ay hindi hihigit sa ordinaryong lupa, ngunit sa hindi malamang dahilan, mayroong isang hindi nakikitang puwersa na nagpatigas nito na kahit na ang kanyang golden blood threads ay hindi nagawang magdulot ng malaking pinsala dito. Sa ilalim ng buong puwersa ng pag-atake ni Yang Kai, isang maliit na puwang na kasing laki ng isang butil ng bigas ang naiwan, at sa isang kisap mata, nawala ang bukol na iyon. Flat na naman ang lupa. Ang hindi maipaliwanag na puwersang iyon ay may kakayahang ayusin ang sarili nito. Nag-init ang mukha ni Yang Kai sa pagnanasa, ngunit wala siyang magagawa. Dahil kung hindi niya mahukay ang lupa, hindi niya magagawang kunin ang kayamanan sa ilalim ng lupa, ngunit kung hindi niya kukunin ang kayamanan sa ilalim ng lupa, sa kanyang kasalukuyang estado, hindi niya masira ang lupa. Siya ay ganap na nahulog sa isang walang katapusang ikot, tulad ng itlog o manok. Kung nandito lang si Xiao Xiao, biglang namiss ni Yang Kai ang kakayahan ni Xiao Xiao. Ang likas na divine technique ng Stone Mongoose ay nagbigay daan sa kanya na kumain ng ores upang palakasin ang kanyang sarili, ngunit maaari rin siyang mag-shuttle sa lupa ng walang anumang paghihigpit. Kung hindi nahiwalay sa kanya si Xiao Xiao, ginamit sana ni Yang Kai ang kapangyarihan ni Xiao Xiao para mag-drill sa lupa at makuha ang kayamanan. Sa kasamaang palad, hindi alam ni Yang Kai kung nasaan si Xiao Xiao ngayon. Tungkol naman sa embodiment in the sealed world bead, bagaman isa rin itong Stone Mongoose, ito ay masyadong malaki, at ang mga dumi nito ay hindi paganap na naaalis, kaya tinantya ni Yang Kai na hindi nito maipapakita ang kakayahang mag-drill sa lupa. Habang siya ay nakakaramdam ng pagkadismaya, biglang nagningning ang mga mata ni Yang Kai habang may naisip siya. Agad niyang kinuha ang sealed world bead at ipinadala ang kanyang divine sense dito para makipag-ugnayan sa heaven escaping bat. Dahil ang maliit na hayop na ito ay tinawag na heaven escaping bat, dapat itong makapag-drill sa lupa. Kung magagamit niya ang kapangyarihan nito. Ang maliit na hayop ay isang 10th order monster beast, kaya kahit na wala itong katalinuhan ng isang tao, hindi ito walang katalinuhan, kaya dapat ay walang problema sa pakikipag-usap kay Yang Kai. Pagkaraan ng ilang sandali, maingat na inabot ni Yang Kai at tinapik ang sealed world bead. Sa isang kislap ng liwanag, ang maliit na hayop ay biglang lumitaw sa tabi ni Yang Kai. Ang ekspresyon ni Yang Kai ay mataimtim habang ang kanyang divine sense ay nakabalot sa maliit na hayop. Kapag naramdaman niyang may mali, agad niya itong babawiin. Kung tutuusin, masyadong nakakatakot ang pressure dito, at hindi niya alam kung kakayanin ito ng 10th order monster beast. Kung ito ay sumabog at namatay, hindi niya ito maipaliwanag kay Mo Xiaoqi. Sa kabutihang palad, ang sitwasyon ay hindi masyadong masama. Matapos lumitaw ang maliit na hayop, nagpakita ito ng matinding paghihirap at sakit, ang buong katawan nito ay tila naging mas maikli, at ang tunog ng mga buto ay krikang mula sa katawan nito. Ang maliliit na mata nito ay unti-unting namumula rin ng dugo, na parabang umaagos ang dugo mula sa mga ito. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, tila naka-adapt ito at humirit ng 2 beses kay Yang Kai. Tuwang-tuwa si Yang Kai at sinabi, "Kung gayon, ikaw ang bahala. Kung sa tingin mo ay may mali, lumapit ka agad, huwag pilitin ang iyong sarili." 2 beses na tumili ang munting halimaw bilang tugon bago agad tumalikod at lumubog sa lupa na parang nahulog sa tubig. Gayunpaman, ang bilis nito ay hindi mabilis, at pagkatapos ng buong 10 paghinga, unti-unting nawala ang figure nito. Nag-aalalang naghihintay si Yang Kai sa lugar.
Gusto niyang gamitin ang kanyang divine sense para imbestigahan ang sitwasyon ng maliit na hayop, ngunit wala siyang kapangyarihang gawin iyon. Sa sandaling umalis ang kanyang divine sense sa kanyang knowledge sea, ito ay ganap na binaluktot ng nakakatakot na puwersa ng gravitational, na naging imposible para sa kanya na imbestigahan ang sitwasyon sa ilalim ng lupa. Lumipas ang isang tasa ng oras ng tsaa. Lumipas ang oras ng insenso. Lumipas ang isang oras. Ang mukha ni Yang Kai ay unti-unting naging pangit. Nang naisip niyang one-way trip lang ang biyahe ng munting halimaw sa pagkakataong ito, biglang may lumitaw na maliit na ulo sa paanan niya, at sa sunod-sunod na langit-ngit, muling lumitaw ang munting halimaw. Tuwang-tuwa si Yang Kai at nagmamadaling sumagip dito. Hinimok niya ang kanyang divine sense na baluti ng maliit na hayop, na dinadala ang karamihan ng presyon para dito. Matapos ang katawan ng maliit na hayop ay ganap na mag-drill palabas sa lupa, inabot ni Yang Kai at hinawakan ito, at sa parehong oras, ang kanyang figure ay kumikislap at siya at ang maliit na hayop ay direktang pumasok sa Sealed World Bid. Sa isang lugar sa Sealed World Bid, si Yang Kai ay nakaupo na naka-crossleg sa lupa kasama ang maliit na hayop na nakahiga sa kanyang kandanggan, humihingal, na parabang nakaranas ito ng isang mahusay na labanan at medyo napagod. Nagsumikap ka, marahang sinuklay ni Yang Kai ang balahibo nito at inaliw ito. Itinaas ng maliit na hayop ang mahina nitong talukap at sinulyapan siya bago tumahimik. Maya-maya, bigla itong bumangon, ibinuka ang maliit na bibig, at nagluwa ng dilaw na bagay na kasing laki ng itlog ng kalapati. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay upang saluhin ito, ngunit sinong mag-aakala na bagamat mukhang maliit ang bagay na ito, sa sandaling hawakan nito ang kanyang kamay, si Yang Kai ay sumuray-suray at muntik nang mahulog sa lupa. Parang 10,000 jin na bagay ang nahulog sa kamay niya. Gulat na gulat, nagmamadaling inikot niya ang kanyang lakas para patatagin ang kanyang katawan, hindi nagpapakatanga. Ang munting halimaw ay tumili, na parabang natutuwa sa kanyang kasawian. Hindi ito pinansin ni Yang Kai, ngunit sa halip ay pinagmasdan ang dilaw, hindi regular na bagay sa kanyang kamay na may marangal na ekspresyon, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng ilang beses bago siya tuluyang napabulalas. Heavy Earth. Ang bagay na ibinalik ng maliit na hayop mula sa ilalim ng lupa ay talagang isang piraso ng Heavy Earth. Marshall Peak, Kabanata 2006. Earth Vein Crystal. Ilang araw na akong masakit, tangipin. Napakasakit na kaya kong gumising sa aking pagtulog sa gabi. Parehong ang Heavy Earth at Weak Water ay mga kayamanan ng parehong grado. Parehong napakabigat at may kanikanyang kakaibang katangian. Ang isang ordinaryong cultivator ay bihirang makatagpo ng gayong mga kayamanan. Kahit na para sa mga may mataas na paglilinang, napakahirap para sa kanila na makatagpo ng gayong mga kayamanan. Si Mo Shouqi ay mayroong Weak Water bead na tila napino mula sa Weak Water. Bumalik sa Clear Jade Mountain, ginamit niya ang kapangyarihan ng Weak Water Bead para ikulong ang Luanfeng Cub. Ang Luanfeng ay isang ancient divine spirit. Kahit na ito ay isang cub, hindi ito madaling pukawin ito. Ang katotohanang napakaraming tao ang namatay sa Clear Jade Mountain ang pinakamagandang patunay nito. Gayunpaman, matapos makulong ng Weak Water Bead, hindi na ito nakalaya. Ang background ni Mo Shouqi ay hindi maliit, kaya hindi nakakagulat na mayroon siyang kayamanan tulad ng Weak Water Bead. Tulad ng para sa Heavy Earth, ito ay isang pag-iral na katumbas ng Weak Water. Sa ilang sukat, ang Heavy Earth ay mas bihira at mas mahalaga kaysa sa Weak Water. Hindi lamang napakabigat ng Heavy Earth, ngunit gumawa din ito ng natural na gravitational field kung saan maaaring magtanim ang isang cultivator, ngunit maaari rin itong gamitin upang pinuhin ang lahat ng uri ng kayamanan. Ano man ang uri ng artifact na iyon, hanggat idinagdag dito ang kaunting Heavy Earth, ito ay magiging lubhang matibay at mahirap sirain. Bukod dito, ang Heavy Earth ay may ilang mahiwagang katangian. Kung ginamit ang Heavy Earth upang pinuhin ng isang alchemy o artifact refine ng furnace, maaari nitong mapataas ang rate ng tagumpay ng alchemy o artifact refine. Ang mga alchemist at artifact refiner ay labis na nangangailangan ng Heavy Earth. Hindi lang iyon, ngunit dahil sa mayamang espiritualidad at earth attribute aura ng Heavy Earth, kung ang isang spirit treasure ay itinanam sa Heavy Earth, maaari nitong lubos na paikliin ang growth cycle ng mga spirit treasure na iyon. Sa ibang salita, kung ang isang spirit grass ay may growth cycle na 100 taon, aabutin lamang ng 10 taon ang paglaki sa Heavy Earth. 5 taon, o mas kaunti pa, ay magbibigay daan ito sa pagtanda. Ang gayong kataas-taasang kayamanan ay hindi lamang hinahangad ng maraming cultivator, ngunit hinahangad din ng maraming dakilang sekta. Aling sekta ang walang sariling medicine garden? Ang bawat sekta ay may malaking bilang ng spirit grasses at spirit medicine sa kanilang medicine gardens. Gayunpaman, kung mas mahalaga ang isang spirit medicine, mas mahaba ang ikot ng paglaki nito. Ang ilang dosena hanggang 100 taon ay itinuring na maikli, ang ilang daan hanggang 1,000 taon ay normal, at ang ilan ay libu-libong taon bago sila tumanda.
Ang isang ordinaryong cultivator ay hindi magagawang linangin ang mga elixir na ito na may mahabang cycle ng paglaki, at hindi rin sila magkakaroon ng oras at lakas upang gawin ito. Ang mga sekta lamang ang may kapangyarihang gawin ito. Ngunit nangangailangan pa rin ito ng maraming oras. Gayunpaman, kung mayroon siyang heavy earth, magiging ganap na iba ang sitwasyon. Ang sapat na dami ng heavy earth ay maaaring makagawa ng isang ektaryang hardin ng halamang gamot na patuloy na makagawa ng lahat ng uri ng mga spirit herbs at mahiwagang gamot. Kung pinaandar ng maayos, sapat na iyon para maabot ng puwersa ang mas mataas na antas. Sa kasamaang palad, ang pambihira ng heavy earth ay nagdulot din ng kawalan ng pag-asa sa mga tao. Ang heavy earth na paminsan-minsan ay lumilitaw sa mundong ito ay ginamit upang pinuhin ang ilang mga artifact. Ito ay hindi sapat upang magamit sa isang halamang panggamot. Ang dahilan kung bakit alam ni Yang Kai ang tungkol sa gravity earth ay dahil nilinang niya ang Five Elements and Destructible Sword Tempering Art. Ang Five Elements and Destructible Sword Tempering Art ay nangangailangan ng pinakamataas na kayamanan ng limang elemento upang linangin, kaya binigyang pansin ni Yang Kai ang mga kayamanan ng limang elemento, at ang Heavy Earth ay walang alinlangan na isang pinakamataas na kayamanan ng Earth Attribute. Sa isang tiyak na lawak, ito ay mas mahalaga kaysa sa tunay na kakanyahan ng araw at maihahambing sa Soul Warming Lotus. Bagamat ang isang maliit na piraso ng Heavy Earth na kasing laki ng itlog ng kalapati ay sapat na upang pinuhin ng ilang artifact, natural na hindi nasisiyahan si Yang Kai. Naniniwala siya na malalim sa ilalim ng lupa sa kanya na ito. Nagkaroon pa ng Heavy Earth. Kung hindi, paanong ang gravitational field dito ay nakakatakot? Pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, ibinaba ni Yang Kai ang Heavy Earth at pagkatapos ay kumuha ng malaking bilang ng mga restorative spirit pills mula sa kanyang space ring at inilagay ang mga ito sa kanyang palad. Hinawakan niya ang mga ito hanggang sa bibig ng maliit na hayop. Ang maliit na halimaw ay orihinal na naubos at wala man lang lakas na kumilos. Gayunpaman, nang makita ang mga spirit pills na ito, nagliwanag ang mga mata ng maliit na hayop at ibinuka nito ang maliit na bibig nito at nilamon silang lahat. Crunch crunch. Ang mga table tas ay parang jelly beans habang inuya sila ng maliit na hayop. Gusto mo ba ng spirit pills? Marami pa akong nandito. Bahagyang ngumiti si Yang Kai habang winawagayway ang kanyang kamay at naglabas ng isang dosenang bote ng jade. Ang mga mata ng munting halimaw ay lalong nagningning. Napakabuti, tulungan mo akong makuha ito mula sa ilalim ng lupa at bibigyan kita ng maraming spirit pills hanggat gusto mo. Makahulugang ngumisi si Yang Kai habang itinuro niya ang heavy earth, tinutokso ang maliit na hayop. Iginala ng munting halimaw ang mga mata, halatang tukso-tukso. Pagkaraan ng ilang sandali, ang maliit na hayop ay tumili ng dalawang beses bilang tugon kay Yang Kai. Sa loob ng Sealed World Bead, si Yang Kai at ang maliit na hayop ay hindi naapektuhan ng gravitational field, kaya si Yang Kai at ang maliit na hayop ay nakapag-meditate at nakapagpahinga ng napakabilis. Kasabay ng tulong ng iba't ibang mamahaling table tas, tumagal lamang ng dalawang oras bago tuluyang gumaling ang maliit na hayop. Pagkatapos ay muling nagpakita si Yang Kai sa kanyan kasama ang maliit na hayop. Pagkatapos ng isa pang dalawang oras, ang maliit na hayop ay nag-drill sa lupa. Mabilis itong dinala ni Yang Kai sa Sealed World Bead para gumaling. Pagkaraan ng ilang sandali, nasiyahan si Yang Kai sa pagkuha ng isa pang piraso ng heavy earth na kasing laki ng itlog ng kalapati. Paulit-ulit ang sitwasyong ito. Pagkalipas ng limang araw, ang tumpok ng heavy earth sa harap ni Yang Kai ay sapat na para punan ng isang tabletop at kasing kapal ng tatlong daliri. Ang napakalaking halaga ng heavy earth ay sadyang kakilakilabot. Kailangang malaman ng isa na ang isang piraso ng heavy earth na kasing laki ng kuko ay sapat na upang i-upgrade ang grado ng isang artifact, at ito ay isang hindi mabibaylang kayamanan. Kahit na narito ang 10 Great Emperor, maiinggit sila at susubukan nilang agawin ito anuman ang kanilang katayuan. Sa wakas ay naniwala si Yang Kai na ang loob ng Five Colored Treasure Pagoda na ito ay talagang isang sinaunang lupain. Kung hindi, paano magkakaroon ng gayong kayamanan dito? Ito ay salamat din sa espesyal na lupain at nakakatakot na gravitational field ng kanyon na ito, kung hindi, ang mga naturang benepisyo ay kinuha ng iba. Ang sino mang dumaan sa kanyon na ito at nakatuklas ng anomalya ay matagal nang namatay. Sa tulong lamang ng Sealed World Bead nakatakas si Yang Kai sa sakuna na ito at umani ng napakagandang ani. Kung tutusin, matagal na niya itong dapat naisip. Ang anomalya sa ilalim ng kanya na ito ay napakalinaw, kaya ano pa sa mundong ito maliban sa Heavy Earth ang maaaring maging sanhi nito. Ang maliit na hayop ay abala pa rin sa labas, ngunit sa sandaling ito, ang gravitational field ng kanya ay humina hanggang sa isang punto kung saan halos hindi na ito pinansin. Pagkatapos ng lahat, ang Heavy Earth ay karaniwang inilipat sa Sealed World Bead ni Yang Kai, kaya ang gravitational field na dulot ng Heavy Earth ay natural na nawala. Dahil dito, hindi na kailangang mag-alala ni Yang Kai tungkol sa kaligtasan ng maliit na hayop. Sa sandaling ito, sa isang pag-iisip, itinulak ni Yang Kai ang kanyang lakas at ginulong ang lahat ng Heavy Earth sa kanyang harapan.
Sa labas, tiyak na hindi siya magkakaroon ng ganitong kakayahan. Sa Emperor Realm lamang niya ito magagawa. Ngunit ito ang Small Sealed World, ang espasyo sa loob ng Sealed World Bead, at ang Sealed World Bead ay artifact ni Yang Kai. Pagkatapos ng ilang pagtipino, maaaring duminahin ni Yang Kai ang lahat dito. Gayunpaman, ang pagdadala ng napakaraming heavy earth habang lumilipad ay napakasakit pa rin. Matapos tuluyang dalhin ang heavy earth sa paligid ng Medicine Garden, tumingin-tingin si Yang Kai sa walang laman na Medicine Garden at kusang ngumiti bago gamitin ang kanyang secret technique para ibaon ang heavy earth sa Medicine Garden. Sa ganitong paraan, si Yang Kai ay mayroon na ngayong isang heaven-defying Medicine Garden. Sa hinaharap, kung makatagpo siya ng anumang precious spirit seeds, maaari niyang i-transplant ang mga ito at paikliin ang kanilang growth cycle. Hanggat hindi sila ang uri ng binhi ng espiritu na mamamatay kaagad pagkatapos mailipat, hindi na kailangang mag-alala na mabuhay sila. Siyempre, nag-iwan din si Yang Kai ng isang maliit na piraso ng heavy earth para sa kanyang sarili para linangin ang kanyang five elements and destructible sword tempering art. Pagkatapos suriin ang kanyang mga resulta, lubos na nasisiyahan si Yang Kai. Pagkatapos, kumurap ang kanyang figure at nawala sa kanyang kinatatayuan. Nang muli siyang lumitaw, nasa ilalim na siya ng canyon. Kung wala ang gravitational field, ang mayamang aura ng world energy sa ilalim ng canyon ay sa wakas ay libre at nagsimulang maglaho pataas. Walang bakas ng maliit na hayop, kaya dapat ay abala pa rin ito sa ilalim ng lupa. Ang heavy earth ay napakabihirang kaya natural na ayaw ni Yang Kai na makaligtaan ito kahit kaunti, kaya hiniling niya sa maliit na hayop na hanapin ito sa ilalim ng lupa. Kung mahahanap niya ito, maganda iyon, ngunit kung hindi nito mahanap, hindi mahalaga. Sa anumang kaso, ang kanyang ani sa oras na ito ay sapat na malaki. Naglalakad pa sulong, hindi nagtagal ay dumating si Yang Kai sa harap ng isang balangkas at inabot niya ang space ring mula sa kamay nito. Hindi alam kung paano namatay ang balangkas na ito dito, ngunit ang laman at dugo nito ay matagal nang nawala, na naiwan lamang ang mga puting buto at isang space ring. Siyempre, walang dahilan si Yang Kai para bitawan ang kayamanan ng mga patay. Matapos maghanap ng ilang sandali, aktwal na umani si Yang Kai ng higit sa 50 space ring sa ilalim ng canyon. Sa madaling salita, higit sa 50 tao ang aksidenteng nahulog sa kanilang pagkamatay habang dumadaan sa lugar na ito, at karamihan sa mga taong ito ay dapat na Origin King Realm Cultivator. Maliban sa cultivator na kamamatay lang, ang iba ay dapat mula sa Star Soul Palace. Pagkatapos ng maikling inspection, hindi mapigilan ni Yang Kai na maging emosyonal. Karapat-dapat na maging disipulo ng Star Soul Palace, ang bawat singsing nila ay medyo mayaman. Hindi lamang nagkaroon ng malaking bilang ng source crystals, ngunit mayroon ding ilang artifact at table tas. Sa kasamaang palad, ang ilan sa mga singsing ay matagal nang nandoon at nasira, kaya hindi mailabas ang mga bagay sa loob. Mayroon ding ilang mga bagay na, kahit na ilabas, ay nawala ang karamihan sa kanilang espiritualidad at walang silbi. Iningatan ni Yang Kai ang mga kapakipakinabang na bagay at itinapon ang mga walang silbi. Biglang-bigla, umani si Yang Kai ng higit sa 300,000 low-rank source crystals at higit sa 5,000 mid-rank source crystals, ngunit wala siyang nakitang high-rank source crystals. Para sa mga artifact ng Origin King Grade, mayroong higit sa 30-40, kabilang ang dalawang artifact ng Dao Source Grade. Dahil dito, medyo emosyonal si Yang Kai. Noong huling beses na pumunta siya sa black market, lihim siyang nagbenta ng maraming spirit pills at kumita ng wala pang 200,000 source crystals, ngunit ngayon, ang paglalakad pa lang sa ilalim ng canyon ay nagbigay na sa kanya ng napakalaking ani. Biglang nalutas ang kakulangan ng pondo ni Yang Kai. Matapos kumpirmahin na wala siyang napalampas, tumayo si Yang Kai sa pwesto at naghintay ng may kasiyahan. Hindi nagtagal, ang maliit na hayop ay nag-drill sa lupa at lumipad sa harap ni Yang Kai, ibinuka ang bibig nito, at may iniluwa. Tiningnan ni Yang Kai at nalaman niyang walang heavy earth, kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkadismaya. Ngunit pagkatapos ng maingat na pagmamasid sa mga bagay na ito, muli siyang naging masaya. Earth Vein Beads. Napakaraming Earth Vein Beads. Sa pagkakataong ito, ang mga bagay na natagpuan ng maliit na hayop mula sa ilalim ng lupa ay ang lahat ng Earth Vein Beads. Ang Earth Veins ay mga produkto ng World Energy Reach sa isang tiyak na lawak. Lahat ng mga sekta ay itinayo sa mga lugar na may Earth Veins upang matiyak na magagamit ito ng kanilang mga alagad para sa paglilinang. Kung mas malakas ang isang sekta, mas maganda ang Earth Vein na sinasakop nito. Para sa mas maliliit na sects, maaari lamang nilang sakupin ang ilang bahagyang mas mababang Earth Veins. Taon-taon, maraming sekta at pamilya ang mag-aaway sa lupain na may Earth Veins na nagre-resulta sa hindi mabilang na mga nasawi. Marshall Peak, Kabanata 2007. Gusto mo ba ng Dao Source Fruit? Hindi may galaw ang Earth Veins. Kapag sila ay inilipat, ang kanilang mga ugat ay masisira, nagagawing hindi na sila mabubuhay ng matagal.
Sa makatuwid, kung gusto ng isang tao ng magandang earth vein, makukuha lamang nila ito sa pamamagitan ng pag-adaw ng teritoryo. Gayunpaman, palaging may mga pagbubukod sa lahat. Ang ilang earth veins ay umiral sa ilalim ng lupa sa loob ng maraming taon, at dahil sa ilang mga espesyal na dahilan, ang kanilang enerhiya ay mag-condense at kalaunan ay mag-condense sa isang espesyal na uri ng pag-iral, isang earth vein pearl. Ang earth vein pearl ay katumbas ng earth vein, at naglalaman ito ng lahat ng enerhiya na dapat taglayin ng earth vein. Ang earth vein pearls ay napakabihirang din. Si Yang Kai ay naglibot sa teritoryo ng Homestar sa loob ng maraming taon, ngunit isa lang ang nakita niya sa Purple Star's Vault, na kalaunan ay inilagay niya sa ilalim ng kanyang garden ng gamot sa Small Sealed World upang mapanatili ang kasaganaan ng world energy at magtanim ng mga spirit grass at mga gamot. Ngunit sa sandaling ito, ang Heaven Escaping Bat ay nakakolekta ng kabuoang apat na earth vein pearls mula sa ilalim ng lupa. Tuwang-tuwa si Yang Kai at mabilis na kinuha ang mga ito at pinagmasdang mabuti. Di nagtagal, natuklasan ni Yang Kai na ang apat na earth vein beads na ito ay may mas mataas na grado kaysa sa nakuha niya mula sa Purple Star's Vault. Kung ito man ay ang kabuoang dami ng enerhiya na nakaimbak sa loob o ang kadalisayan ng earth vein beads, ito ay higit na nakahihigit sa isa mula sa Purple Star. Kung ang earth vein pearls na nakuha mula sa Purple Star's Vault ay low rank, kung gayon ang apat na nasa kanyang kamay ay hindi bababa sa mid rank, at ang pinakamalaki ay dapat na high rank. Ang yaman ng world energy na ipinalabas nito ay naging dahilan upang mapasinghap si Yang Kai sa pagkamangha. Napakaraming earth vein pearls ang lumitaw sa ibaba ng canyon, na ikinagulat at ikinatuwa ni Yang Kai. Ngunit pagkatapos itong pag-isipang mabuti, naramdaman ni Yang Kai na natural lamang ito. Kung hindi dahil sa earth vein pearls na ito, paano magiging napakayaman ng world energy dito? Bagamat mahalaga ang heavy earth, hindi ito makabuo ng ganoong kayaman na world energy. Tanging ang earth vein pearls ang maaaring. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng heavy earth ay marahil ang ugat na sanhi ng pagbuo ng earth vein pearls. Ang natural na gravitational field ay lubhang nakakatakot, at ang world energy na gumagala sa malapit ay natural na lumubog sa ilalim ng canyon. Ito ay magtitipon, mag-condense, at magpipigil sa ilalim ng lupa sa loob ng maraming taon. Ito ay kung paano nabuo ang earth vein pearls. Ang five-colored treasure pagoda ay umiral ng napakatagal na panahon, at imposibleng ma-verify kung gaano katagal na umiiral ang sinaunang larangang ito. Sa loob ng 10,000 taon, ang world energy dito ay nakuha ng gravitational field, na bumubuo sa earth vein beads na ito. Ito ay isang makatwirang paliwanag. Nag-isip lang sandali si Yang Kai bago niya nahulaan ang katotohanan ng bagay na iyon. Bagamat ang earth vein pearls na ito ay hindi kasing halaga ng heavy earth vein pearls, medyo mahalaga pa rin ang mga ito. Kahit na ito ay ilagay sa isang malaking sekta, ito ay sapat na upang itaas ang density ng heaven at earth spirit chi sa loob ng sect sa isang antas. Sa isang pitik ng kanyang palso, ipinadala sila ni Yang Kai sa garden ng gamot ng Sealed World Beat. Dagdag pa ng isa na mayroon na siya, 5 earth vein pearls, at napakaraming heavy earth, ang garden ng gamot sa Sealed World Beat ay masasabing pinakamagandang garden ng gamot sa buong Star Boundary. Hindi na makapaghintay si Yang Kai na magtanim ng ilang espiritong damo at mga gamot upang makita ang mga epekto nito. Makalipas ang kalahating araw, bamantong hininga si Yang Kai. Siya ay sumuko sa ideya ng ipagpatuloy ang paghahanap. Tila ang lahat ng mga benepisyo sa ilalim ng lupa ay inalis. Kung wala ang heavy earth at earth vein pearls, ang ilalim ng canyon ay bumalik sa parehong kapaligiran tulad ng saanman. Ang world energy dito ay sobrang manipis, kaya hindi ito angkop na manatili ng matagal. Noon lamang kumaway si Yang Kai sa maliit na hayop at lumipad sa himpapawid gamit ang kanyang lakas. Kung walang hatak ng natural na gravitational field, hindi mahirap para sa kanya na lumipad sa canyon. Ang Heaven Escaping Bat ay patuloy na namuna, na naghahanap ng mga bakas ni Mo Shaoqi habang si Yang Kai ay sumunod sa likuran ng hindi nagmamadali. Makalipas ang 3 araw, napadaan si Yang Kai sa isang maliit na bundok. Bigla siyang tumingin sa ibaba na parang may naramdaman, malamig na ngumiti, tumigil, at sinabi, "Kaibigan, lumabas ka ba ng mag-isa? O gusto mo pilitin kita palabas?" Walang gumagalaw sa ibaba, tanging ang kaluskos ng mga dahon sa hangin. Matigas ang ulo. Malamig na bamantong hininga si Yang Kai. Itinaas ang kanyang kamay, nagpadala si Yang Kai ng golden blood thread patungo sa isang partikular na lokasyon sa ibaba. Sa sandaling iyon, isang asul na liwanag ang kumislap mula sa ibaba at sinalubong ang golden blood thread ng direkta. Sa isang putok, ang golden blood thread ay tumalbog pabalik. Sa ibaba, kung saan walang tao, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakaupo na naka-crossleg. Ang kanyang mukha ay mapatla habang nakatitig kay Yang Kai nang may hinanakit, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin. Nagulat si Yang Kai. Sa kanyang paningin, natural niyang nakikita na ang kabilang partido ay malubhang nasugatan, at hindi rin ito isang ordinaryong pinsala, tila nasira ang kanyang pundasyon.
Ang sitwasyong ito ay ganap na naiiba sa nahulaan niya noon. Akala niya ay nagtago ang taong ito dito para salakayin siya, ngunit talagang nagtago siya dito para pagalingin ang kanyang mga sugat at inilantad ni Yang Kai. Sa ilang sandali, hindi napigilan ni Yang Kai na makaramdam ng kaunting kahihiyan. Gayunpaman, hindi siya isang hamak, kaya't nang mapagtantong may mali, mabilis niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at sinabing, "Paumanhin, tila may hindi pagkakaunawaan, kaibigan, mangyaring huwag itong isa puso. Maaari mong ipagpatuloy ang pagpapagaling sa iyong sarili, ang isang ito ay mag-iwan muna. Kaibigan, hindi ka ba nandito para kunin ang buhay ko? Kung gusto mo akong patayin, gawin mo nang mabilis, bakit magpanggap na maawin?" Ang sumunod na nangyari ay lalong hindi inaasahan kay Yang Kai. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Yang Kai, hindi na-relax nang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang pagbabantay at sa halip ay sumigaw siya ng galit, na parabang si Yang Kai ay talagang may hindi mapagkakasunduang puot sa kanya. Kumunat ang noo ni Yang Kai at sinabing, "Kaibigan, hindi mo ako naiintindihan. Hindi kita kilala, kaya bakit ko gugustuhin kunin ang buhay mo? Kung tutuusin, ang bagay na ito ay dulot ng kanyang pagkakamali, kaya kahit na masama ang ugali ng kabilang partido, walang pakialam si Yang Kai." Pagkasabi nito, kinuha niya inilabas niya ang isang bote ng jade at inihagis sa lalaki. "Ito ay isang bote ng hilang pills, dapat ay maibsan nito ang sitwasyon mo." Pagkasabi nito ay agad siyang umalis. Natigilan sandali ang lalaking nasa edad na. Sa pagkakataong ito, tila napagtanto niya na hindi sinasadya ni Yang Kai, kung hindi, maaaring patayin siya ni Yang Kai habang siya ay mahina. Pag-abot niya, kinuha niya ang bote ng jade, binuksan ito, at bahagya itong inamoy at ito ay talagang nakapagpapagaling na tableta, lumitaw ang pagpupunyagi sa kanyang mukha. Nang makitang aalis na si Yang Kai, sa wakas ay nagpa siya ang lalaki at tumawag. "Teka!" Huminto si Yang Kai, lumingon sa kanya, at bamaantong hininga. "Ano pa ba ang gusto ng kaibigan? Sinira ko man ang pinagtataguan mo, dapat lumipat ka na lang sa ibang lugar. Nabayaran na rin kita ng isang bote ng healing pills, kaya kalimutan na natin ang bagay na ito. Huwag subukan na kumuha ng isang bakuran pagkatapos kumuha ng isang pulgada." Narinig ito ng nasa katanghali ang gulang na lalaki, ngunit sa halip na magalit, ngumiti siya ng misteryoso at bamulong. "Hindi iyon ang gusto kong pag-usapan sa iyo. Kung gayon, ano ang gusto mo?" Medyo naiinip si Yang Kai. "Gusto mo ba ng Dao Source Fruit?" Tinitigan ng nasa katanghali ang gulang na lalaki si Yang Kai at dahan-dahang sinabi. "Ano?" Ang mukha ni Yang Kai ay naging solemn na nang siya ay agad na tumalikod at dumating sa tabi ng nasa katanghali ang gulang na lalaki sa ilang mga iglap. Iniwas niya ang kanyang mga mata sa space ring ng nasa katanghali ang gulang, mabilis niyang tinanong. "Nabanggit mo lang ba ang Dao Source Fruit?" "Oo, hindi nagkamali ang kaibigan, nabanggit ko nga ang Dao Source Fruit ngayon lang." Tumanggo ang nasa katanghali ang gulang na lalaki. "Nakuha mo ang Dao Source Fruit." Napatingin sa kanya si Yang Kai na nagtataka. Muling tumanggo ang nasa katanghali ang gulang na lalaki at mahinahong sinabi. "Naglagay ang Heavenly Martial Holy Land ng 3 Dao Source Fruit sa loob ng 5 Colored Treasure Pagoda sa pagkakataong ito, at itong si Zhang ay maswerte na nakakuha ng isa sa kanila." Bago na itanong ni Yang Kai kung nasaan ang Dao Source Fruit, bahagyang ngumiti ang nasa katanghali ang gulang na lalaki na may apelyidong Zhang at sinabing, "Hindi na kailangang isipin ng kaibigan. Kahit napatayin mo ako, hindi mo makukuha ang Dao Source Fruit. Bago ko pagalingin ang sarili ko, itinago ko ito sa isang ligtas na lugar." Hindi napigilan ni Yang Kai ang mahinang pag-ubo. "Bakit kita papatayin? Mahirap sabihin yan." Ang nasa katanghali ang gulang na lalaki na may apelyidong Zhang ay tumawa. "Ang kaibigan ay hindi mukhang masamang tao, kung hindi ay hindi ka basta-basta umalis ngayon. Natatakot ako na sinubukan mo na akong patayin at agawin ang aking mga kayamanan. Gayunpaman, ang Dao Source Fruit ay lubhang mahalaga, lalo na sa mga taong tulad mo at sa akin. Hindi ko magagarantiya na ililigtas mo ang aking buhay sa harap ng gayong kayamanan. Ang sinabi mo ay may katuturan." Tumanggo si Yang Kai, sumangayon sa kanya. Kahit na ang isang ordinaryong cultivator ay hindi magkusa na pumatay ng isang tao upang agawin ang kanilang mga kayamanan, kung maaari nilang panatilihin ang kanilang kalmado sa harap ng isang bihirang spirit treasure tulad ng ang Dao Source Fruit ay isa pang bagay sa kabuuan. "Ngunit, nagkusa ka na tawagan ako pabalik at kausapin ako tungkol sa Source Fruit. Ano ang gusto mong gawin?" Tumingin sa kanya si Yang Kai na may pagdududa. "Natural, gusto kong ibigay ang Dao Source Fruit sa kaibigang ito." Mataimtim na sinabi ng nasa katanghali ang gulang na lalaki na may apelyidong Zhang. "Nagbibiro ka ba?" Tumingin si Yang Kai sa kanya, baka sa kanyang mukha ang kawalan ng paniwala. Umiling ang nasa katanghali ang gulang na lalaki na may apelyidong Zhang. Kapag ang isang tao ay malapit ng mamatay, ang kanyang mga salita ay palaging taos-puso. "Bakit ako magbibiro sa iyo tungkol sa bagay na ito?" Nanliit ang mga mata ni Yang Kai habang mahinahong sinabi.
Sa palagay ko hindi ka isang taong malapit ng mamatay. Mapait na ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may apelyidong Zhang. Sa pagkakasunod-sunod para makatakas, sinunog ko ang 80% ng aking blood essence. Kahit na mabuhay ako, ang aking paglilinang ay babagsak ng husto. Higit pa rito, ako ay nolison, at maging ang aking knowledge sea ay nahawahan na. Nagiba ang mukha ni Yang Kai nang ilabas niya ang kanyang divine sense upang maingat na suriin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, sa kanya lang nakumpirma na hindi nagsisinungaling ang kabilang partido. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na may apelyidong Zhang ay malakas sa labas ngunit mahina sa loob. Halos hindi na niya pinanghahawakan ang kanyang huling lakas upang mapanatili ang kanyang sigla. Marahil ay umiinom na siya ng ilang uri ng mga table tass noon para mapanatili ang kanyang sarili na buhay. Sa gayong mga pinsala, kahit na walang gumagambala sa kanya, hindi siya mabubuhay ng mahigit 2 araw. Bamantong hininga si Kai. Kung ang iyong pisikal na katawan lamang ang nolison, baka natulungan kita, ngunit kahit ang iyong knowledge si ay nahawahan na. Wala akong magagawa. Itong Zhang ay handa sa pag-iisip, hindi kailangang mag-alala ang kaibigan tungkol dito. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may apelyidong Zhang ay walang pakialam na tumawa. Hindi kita kilala, kaya't mabuhay ka man o mamatay ay walang kinalaman sa akin, ngunit. Tinawag mo ako at sinabing gusto mong ibigay sa akin ang Dao Source Fruit, paano magkakaroon ng ganoong kagandang bagay sa mundong ito? Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Talagang matalino ang kaibigan. Napawi ang ngiti sa mukha ng nasa katanghaliang gulang na sinabi niya. Wala nang masyadong oras, kaya diretso na ako sa punto. Tumanggo si Yang Kai at naglagay ng posterya na nakikinig. Maaari kong ibigay sa iyo ang lokasyon ng Dao Source Fruit, ngunit pagkatapos mong makuha ito, kahit na makahanap ka ng isang tao upang gawing pills ito, dapat kang magbigay ng isa sa inapo ng aking Zhang family. Sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ako ang patriarch ng pamilya Zhang ng Maplewood City, si Zhang Gaozuan. Kahit na ang Zhang family ay hindi isang malaking pamilya sa Maplewood City, ito ay narito sa loob ng daan-daang taon. Alam ng maraming tao sa Maplewood City na ako, si Zhang Gaozuan, si Zhang Gaozuan. Pagkatapos mong lumabas, magtanong sa paligid at malalaman mo ang lokasyon ng aking Zhang family. Pagkatapos mong makuha ang Dao Source Fruit at gawing Pildores, kung mabaigo ka, walang masasabi, ngunit kung magtagumpay ka, makakakuha ka ng hindi bababa sa 3 Dao Source Pills. Isa lang ang kailangan mong ibigay sa inapo ng aking Zhang family at ang iba ay sa iyo. Marshall Peak, Kabanata 2008. Hindi tama ang pakiramdam. Pagkatapos pakinggan ang mga salita ni Zhang Gaozuan, tumanggo si Yang Kai at nagsabi. Ang kahilingan na ito ay makatwiran, kaya sumasang-ayon ako, ngunit. Hindi ka ba natatakot na hindi ko tuparin ang aking salita? Mapait na ngumiti si Zhang Gaozuan. Paano kung natatakot ako? Wala na akong mahabang buhay, at kung wala akong angkop na taong mapagkakatiwalaan, ang Dao Source Fruit ay mananatili lamang sa 5-colored treasure pagoda na ito. Ang aking Zhang family ay hindi makakakuha ng anumang mga benepisyo mula dito, kaya maaari lang akong sumugal. Sa kasamaang palad, wala akong soul contract sa akin, kung hindi, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Kung ganoon, gusto mo bang manampa ako? Tumisi si Yang Kai. Sumulyap si Zhang Gaozuan sa kanya at mahinang sinabi. Kalimutan mo na ang panunumpang iyan. Haha, wala na talaga akong ibang pagpipilian, at nakikita kong ang ugali ng kaibigang ito ay hindi masama, nagpa siya akong gawin ito. Bilang karagdagan, pagkaalis ng kaibigang ito, gusto kong hilingin sa kaibigang ito na pangasiwaan ang aking Zhang family sa loob ng 10 taon. 10 taon. Malamig na ngumuso si Yang Kai. Talagang marunong humingi ng napakataas na presyo ang kaibigan. Masyado na ba ang 10 taon? Napatingin si Zhang Gaozuan kay Yang Kai nang may pagtataka. Dapat mong malaman na ang ibinigay ko sa iyo ay isang Dao Source. Ang isang ordinaryong cultivator ay hinding-hindi makakakuha nito kahit na ginugol nila ang kanilang buong buhay sa pagsubok. Sa pamamagitan nito, ang iyong mga pagkakataong ang paglusot sa Dao Source Realm ay tataas ng hindi bababa sa 40%-50%. Hanggat ang kakayahan ng kaibigang ito ay hindi masyadong masama, ang paglusot ay ganap na isang hindi na inaasahang conclusion. Bahagyang sinabi ni Yang Kai. Sa totoo lang, kahit na walang Dao Source Fruit, makakalusot pa rin ako, kaya ang bagay na ito ay hindi masyadong kaakit-akit sa akin. Medyo malaki ang tono ng kaibigan. Medyo nabigla si Zhang Gaozuan sa pagkakataong ito habang inililibot niya ang kanyang mga mata kay Yang Kai, sinusubukang tingnan kung siya ay sadyang naguguluhan. Sa kasamaang palad, nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Yang Kai. Maya-maya, bamantong hininga siya at sinabi, mukhang pambihira ang iyong kakayahan. Kahit na ang Dao Source Fruit ay hindi ka kayang tuksuhin. Dahil iyon ang kaso, kalimutan ang tungkol sa 10 taon, 3 taon. Umiling si Yang Kai. Nagbago ang ekspresyon ni Zhang Gaozuan habang hindi nasisiyahang sinabi niya.
Kung gayon, ano ang gusto mo? 3 taon na lang. Para sa isang third-order Origin King cultivator tulad mo at sa akin, ang 3 taon ay hindi isang mahabang panahon. Ang kondisyong ito ay higit pa sa sapat. Tumawa si Yang Kai at sinabing, hindi ito 10 taon o 3 taon. Ayoko lang matali sa oras. Kahit na 1 taon, hindi ko masabi kung gaano ako katagal mananatili sa Maplewood City. Kung may nangyari at kailangan kong umalis sa Maplewood City, hindi ba ito makakasira sa kasunduan at lumikha ng isang pusong demonyo sa natitirang bahagi ng aking buhay? Hindi ako gagawa ng ganitong negosyong Luji. Ito. Si Zhang Gaozuan ay natigilan saglit bago nagpakita ng isang ngiti. Mukhang hindi nagkamali itong si Zhang. Ang mga kaibigan ay dapat mga taong tumutupad sa kanilang mga pangako. Kung nakipag-bargain sa kanya si Yang Kai, ibig sabihin ay talagang gusto niyang gawin ang deal na ito at tutuperin niya ang kanyang pangako. Kung hindi, hindi na kailangang dumaan si Yang Kai ng napakaraming problema. Pumayag na lang sana siya at hindi pinansin pagkatapos. Ang panloob na demonyo na binanggit ni Yang Kai. Nadagdagan din ito ang tiwala ni Zhang Gaozuan sa kanya. Kung ang isa ay hindi isang tao sa kanyang salita, imposible para sa kanya na magkaroon ng isang panloob na demonyo dahil sa pagsira sa isang pangako. Paano ito? Maipapangako ko sa iyo na habang nasa Maplewood City ako, tutulungan ko ang iyong Zhang family sa abot ng aking makakaya. Kung ang iyong Zhang family ay gumawa ng anumang labis na hinihingi, hindi ako sasang-ayon. At, mayroon lang silang 3 pagkakataon na humiling sa akin. Nag-isip sandali si Yang Kai bago sinabi. 3 beses. Nagmuni-muni si Zhang Gaozuan ng mahabang panahon bago itinaas ang kanyang ulo at sinabi. Mabuti. Gagawin namin ang sinabi mo. Ang 3 beses ay 3 beses. Gayunpaman, kailangan kong magpadala ka ng mensahe sa Zhang family. Hindi iyon problema. Tumanggo si Yang Kai. Nagkasundo silang dalawa, at tahimik na naghihintay si Yang Kai sa gilid. Kumuha si Zhang Gaozuan ng isang jade slip at ibinuhos ang kanyang divine sense dito. Obviously, nag-iwan siya ng ilang huling salita. Pagkaraan ng ilang sandali, maayos na ang lahat at ibinigay ni Zhang Gaozuan ang jade slip kay Yang Kai. Matapos siyang panoorin na tame time na iniligpit ito, nagpakawala ng mahabang hininga si Zhang Gaozuan at sinabing, ipapaubaya ko ang lahat sa kaibigan. Ang lokasyon ng Dao Source Fruit. Tanong ni Yang Kai. Bahagyang ngumiti si Zhang Gaozuan at iniunat ang kanyang kamay. Nakikita mo ba ang burol doon? Ang Dao Source Fruit ay nandoon, para sa tiyak na lokasyon nito. Sa puntong ito, biglang tumahimik si Zhang Gaozuan, ngunit ang kanyang labi pa rin bahagyang gumalaw habang nagpadala siya ng mensahe ng Divine Sense. Mabilis na naunawaan ni Yang Kai. Kaibigan, ibalik ang space ring na ito ni Zhang sa pamilya Zhang, wala akong silbi para dito. Dahan-dahang tinanggal ni Zhang Gaozuan ang space ring mula sa kanyang kamay at inihagis ito kay Yang Kai. Makalipas ang 1 oras, dumating si Yang Kai sa kabilang burol at natagpuan ang lugar kung saan itinago ni Zhang Gaozuan ang Dao Source Fruit ayon sa kanyang mga tagubilin. Talagang maingat siya. Bulong ni Yang Kai sa sarili. Ang patriarch ng pamilya Zhang ay hindi lamang itinago ang Dao Source Fruit sa ibang lugar, ngunit naglagay din ng spirit array sa paligid nito. Ang spirit array na ito ay mabubuksan lamang ng ligtas gamit ang sarili niyang blood essence. Kung susubukan ng isa na basagin ito ng malupit na puwersa, sisirain ng spirit array ang Dao Source Fruit. Sa madaling salita, kung talagang may gustong saktan si Zhang Gaozuan at pipilitin pa siyang ibunyag ang kinaroroonan ng Dao Source Fruit, nang wala ang kanyang kooperasyon at inilabas ang kanyang blood essence, imposibleng magtagumpay. Ang huling resulta ay subukan lamang na magnakaw ng manok para lang mawala ang bigas na ginamit sa pag-akit dito. Si Zhang Gaozuan ay malubhang nasugatan, kaya pagkatapos na mailabas ang 1 patak ng kanyang blood essence, ang kanyang sitwasyon ay lalong lumala. Tinataya ni Yang Kai na siya ay mapalad na mabuhay para sa 1 pang araw, ngunit pagkatapos ng kalahating araw, siya ay mamamatay. Gamit ang paraan na itinuro sa kanya ni Zhang Gaozuan na basagin ang selyo, ibinuhos ni Yang Kai ang kanyang blood essence sa selyo. Ilang sandali pa, nawala ang selyo at lumitaw ang 1 pinong kahon na gawa sa kahoy sa pwesto nito. Iunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at hinayla ang kahoy na kahon, dahan-dahan itong binuksan. Kaagad, lumitaw sa kanyang mga mata ang 1 gintong prutas na kasing laki ng apricot. Ang halimuyak na pumasok sa kanyang ilong ay tila nagtataglay ng ilang uri ng mahiwagang kapangyarihan na nagpapahintulot sa cultivator na mas malinaw na maramdaman ng nakapalibot na world principles. Ang Dao Source Fruit ay orihinal na ginamit upang pinuhin ang Dao Source Pills para tulungan ang cultivator na makapasok sa Dao Source Realm, kaya hindi nakakagulat na nagkaroon ito ng ganoong epekto. Gayunpaman, nalaman ni Yang Kai na ang Dao Source Fruit na ito ay medyo tuyo, na parabang maraming taon na ang lumipas mula nang mapites ito at may mga senyales ng paghina ng mga nakapagpapagaling na katangian nito. Heavenly Martial Holy Land.
Dahan-daang umiling si Yang Kai, lihim na sinusumpa ang nangungunang sektang ito sa Southern Territory. Dati, nang marinig ng cultivator sa Maplewood City na ang Heavenly Martial Holy Land ay naghagis ng 3 daw source fruit sa 5-colored treasure pagoda, halos mabaliw siya. Ngunit ngayong nakakuha na talaga siya ng isa, natuklasan ni Yang Kai na ang daw source fruit na ito ay tiyak na may depektong produkto mula sa kaban ng Heavenly Martial Holy Land. Kung iisipin, kung ito ay talagang isang dekalidad na daw source fruit, hindi ito papayag ng Heavenly Martial Holy Land. Gayunpaman, kahit na ito ay isang may sira na produkto, isa pa rin itong daw source fruit, kaya talagang walang problema sa paggamit nito upang pinuhin ang daw source pills. Ito ay lamang na ang bilang ng mga table tasks na ginawa ay bahagyang mas mababa. Maingat na inalis ang daw source fruit, si Yang Kai ay tumalon at mabilis na nawala sa kawalan. Pagkalipas ng 2 araw, sa ilalim ng patnubay ng Heaven Escaping Bat, dumating si Yang Kai sa isang tiwangwang na lambak. Pagkarating dito, ang maliit na hayop ay tila nasa napakagandang kalagayan. Sa isang bahagyang pagkurap, nag-drill ito sa lupa at umusad sa napakabilis na bilis, sa lalong madaling panahon ay dumating sa likod ng isang maliit na dalasdis. Sumimangot si Yang Kai at pinakawala ng kanyang divine sense upang mag-imbestiga ng mabuti, ngunit bago pa siya makahanap ng anumang mga pahiwatig, ang boses ni Mo Shouqi ay umalangongaw sa kanyang tainga. Brother Yang. Naningkit ang mga mata ni Yang Kai habang sinusundan ang boses upang matukoy ang posisyon ni Mo Shouqi, ngunit nang tumingin siya sa paligid, hindi niya makita ang figure nito. Tila gumagamit siya ng ilang uri ng secret technique para tuluyang itago ang kanyang kinaroroonan. Noong siya ay nasa Clear Jade Mountain, natuklasan ni Yang Kai na ang concealment secret technique ni Mo Shouqi ay hindi pangkaraniwan, ngunit ngayon ay tila minamaliit pa rin niya ang kanyang mga pamamaraan. Hindi alam ni Yang Kai kung ano ang ginagawa niyang misteryosong kumikilos. Kumurap-kurap ang figure ni Yang Kai habang ginagamit niya ang kanyang nihility secret technique para itago ang kanyang aura at hakbang-hakbang na naglakad. Pagkaraan ng ilang sandali, lumakad si Yang Kai sa harapan ng dalasdis at maingat na tumingin sa paligid bago matuklasan ang ilang bakas, dahilan upang matawa siya at magtanong. Shouqi, bakit ka nagtatago dito? Shich. Itinaas ni Mo Shouqi ang kanyang hintuturo sa kanyang mga labi at sinenyasan si Yang Kai na tumingin sa unahan. Nataranta si Yang Kai at mabilis na tumahimik, sinusundan ang direksyon na itinuturo ni Mo Shouqi, at sumulyap. Laking gulat ni Yang Kai sa kanyang nakita. Dahil mga 10 kilometro sa harap nila, maraming cultivator. Sa halos pagbibilang, mayroong ilang dosina sa kanila na nakaupo na nakakross ang paa sa lupa sa mga grupo ng 3 o 5, bawat isa sa kanila ay gumagamit ng kanilang sariling mga pamamaraan upang ibuhos ang kanilang lakas sa isang sentral na posisyon. Anong ginagawa nila? Tanong ni Yang Kai sa mahinang boses. Hindi ko alam, tila nakahanap sila ng ilang uri ng hadlang at gustong magtulungan para masira ito. Mahinang sagot ni Mo Shouqi. Oh, biglang naging interesado si Yang Kai. Kung may hadlang, hindi ba ibig sabihin ay may kayamanan? Bakit hindi ka sumali sa saya? Sumimangot si Mo Shouqi at umiling. Sa tingin ko ay hindi ito tama. Ang nasa loob ng harang na iyon ay maaring hindi isang kayamanan. Kung hindi ito isang kayamanan, ano iyon? Nagulat si Yang Kai. Hindi ko alam, kaya nanonood lang ako mula rito. Sagot ni Mo Shouqi. Hindi mapigilan ni Yang Kai na hindi makapagsalita, ngunit masyado rin siyang na-curious kung anong uri ng hadlang iyon na nangangailangan ng napakaraming Origin Kings na magtulungan para masira ito. Sa pangkalahatan, mas malakas ang hadlang, mas magiging kakaiba ang kayamanang nakatago sa loob nito. Ang isang hadlang na nangangailangan ng ilang dosenang Origin Kings na magtulungan upang masira ay hindi bababa sa naglalaman ng isang Dao Source Grade Treasure, marahil kahit isang Emperor Grade Treasure. Hindi nakapagtataka na napakaraming tao ang nakapagtrabaho ng mapayapa. Ano sa tingin mo ang mali? Nag-isip sandali si Yang Kai at nagtanong. Mahigit 10 kilometro ang layo nila, at napakaraming cultivator doon, kaya hindi siya naglakas loob na palabasin ng padalus de los ang kanyang divine sense, baka ilantad niya ang kanyang kinaroroonan. Hindi ko masasabi, habang papalapit ako sa lugar na iyon, mas lalo akong nakaramdam ng gulat, parang may kung anong panganib. Seryosong sagot ni Mo Shouqi. Sigurado ka ba, nagbago ang mukha ni Yang Kai? Sa pangkalahatan, ang mga cultivator ay may sariling telepathy. Ang ganitong pakiramdam ay mahirap ipaliwanag, ngunit sa sandaling ito ay lumitaw, nangangahulugan ito na talagang may nangyayari sa cultivator. Si Mo Shouqi ay may pambihirang background, at dahil mayroon siyang ganoong pakiramdam, nangangahulugan ito na ang hadlang doon ay malamang na may isang bagay na mapanganib na seliado sa loob. Nagpapanik pa rin ako. Tinapik ni Mo Shouqi ang kanyang dibdib gamit ang kanyang maliit na kamay. At saka, si Xiaofu ay mayroon ding ganitong pakiramdam.